Nabulabog ng bomb threat ang klase sa isang universidad sa Batangas City nitong Sabado ng umaga. Nagnegatibo naman sa pampasabog ang lugar ng maghalughog ang mga otoridad. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Ginalugad ng mga otoridad ang mga gusali ng Batangas State University sa Pablo Bourbon Constituent Campus at Alangilan Campus sa Batangas City kasunod ang bomb scare Sabado ng umaga. Laman ang text message na may nakatanim umanong bomba sa iba't ibang lugar sa universidad. Pinag-iingat pa ng sender ang lahat dahil anuman daw oras ay maaari itong sumabog. Ayon sa Batangas City Police, ipinadala ang mensahe pasado alas 2 ng madaling araw sa isang university professor. And apparently, may naka-receive din ng 9:12 AM kasi siguro wala sigurong reaction. And we found out na yung naka-receive is member ng teacher na merong nagpapa-exam. Agad na kinansel ang pasok ng mga estudyante at tauhan ng universidad sa paghahalughog sa mga gusali, nagnegatibo sa pampasabog ang lugar. Wala po talagang any indication nung kahit anong foreign object na makakapagsabi na mayroong suspected items na or explosive devices. Kinondena rin ng pamunuan ng universidad ang bomb threat. Isolated case lamang daw ito at tiniyak ang kaligtasan ng lahat ng mga estudyante at guro sa lugar. Makakaasa po ang ating komunidad, ang buong academic community of not only Batangas but ang lahat po ng ating mga stakeholders, ang ating mga magulang sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Makakaasa po kayo na ang Batangas State University ay isisigurado ang kaligtasan ng lahat ng ating mga mag-aaral, ng ating mga guro, ng ating mga empleyado. Nagbabala ang mga otoridad sa mga nananakot sa publiko at nagpapadala ng mapanlinlang na impormasyon. Paglabag ito sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Magkakaroon tayo ng multa na 40,000 at the same time, makukulong sa loob ng 5 taon. Isinumita na sa Anti-Cybercrime Unit ang numero para matukoy ang nasa likod ng bomb scare na bahagi ng investigasyon. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog.